Yahweh sa akin. At ang aking kalakasan ng ating mga anak at mga apo. Yan. Ayan ang binibigay ng Ama sa atin. Kalakasan, kalusugan at mga biyaya na pangailangan natin sa pag-araw-araw. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Ano sila pa ni Gusto pang kapatutuo? Brad, kapatutuo ba sila, Brad? Brad, kapatutuo ba sila? Hindi, ikaw lang. Tapos na ako. Ha? Aba, ano? Tapos na nga, mahaba na nga. Ano? Wala pa nga akong narinig. Eh, dapat eh. Talakat ang ula. Pati rin sila. Ano ba yung milagro na ginawa sa'yo ng Panginoon? Sabi, milagro. Isahan mo sa una, Brad. Ano yung milagro? Yan yung balik ngayon, ayan na. Pero bang himala na yung ngayon ng Panginoon? Mayroon ang himala sa ating Panginoon. Kagaya nung bata ito, himala ito. Mumulong ba? Ay, balik ka pa ba yung dati mo? Pumumtis pa ako. Parang matagal na yun, ha? Oo, kaya sabi mo, abaan ko eh. Imala ng Panginoon yun eh. Ano, 50-50 na ako ng anak. Kasi ano, may clumsy ako. Ilan ka kayo nun? Ah, 30. 31 ako ng anak eh. Isa naging anak ko eh. Naging clumsy siya kayo? Oo, kasi matagal ako sa papay eh. Kasi ayaw kong magpagala sa ako na ako. Kasi gusto ko yung anak ko din yung mga dedicated sa akin din. Gusto ko sa akin lang. Tapos nung ilalaan nyo. Isa pa lang yung apo ko. Isa lang yung magpagala ko. Kasi yung anak ko. Ano na yung anak ko? Hindi. Tagtuwa na gali ko. Kaya nga pa nila yung kasama ko. Kaya babae lang. Yung laki. Ako nga lang mag-isa sa bahay eh. Kasi wala na yung asawa ko, matay na, ibang taon na. Tapos ngayon, ano, anak ko naman nandun sa Maligaya sa nanay niya. Ay, may bahay din yun. May bahay din yun sila roon. Hindi naman malungkot sa bahay namin. May maraming mga bata ba sa bahay dito. O, lang eh. Araw-araw kami ng pre-meeting eh. Kasi na
ibinigay ni Amang Yahweh sa ating community. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Ito yung bagong lupa at yung bagong daigdig. Ito yung bundok ng Sinan. Bagong daigdig. At bagong Brad! May nagtinatanong si sister. Oh. Ikaw, magpaliwanag. Ano kayo? Vision. Paano daw? Ano? Ano yung mic? Dito naman ang mic. Sige pa, buksan po ay yung mic. Ano pong vision? Meron ka pang vision? Yung vision, no? Okay. So, maganda nga po mga kapatid, no? Pagaya po yan, kaligod nyo. Yan, no? Kaya yung bago nyo pala. Yan po ay isang vision. Bakit? Isang mundo na may kamay. No? Parang yan yung kamay ng santo ninyo. Kaya sa santo ninyo, isa lang yung kamay. Diba? Pero yan, dalawang kamay. Ibig sabihin, iniingatan ng mga kamay na yun, yung mundo, na huwag malaglag. Kasi nga, yung maramang tara ka. Amen? Napakaraming mga planeta. Amen ba? Napakaraming mga planeta. Nakapatong ba yung mga planeta? Hindi, pero ang mga planeta ito ay patuloy na umiikot, no? Meron nilang mga daan na ginawa ng Diyos. Kapag tatakalan mo rin na billions na ang taon na ang mga planeta ito, ay hindi nila nagkakabang daan. Amen ba? Eh tayo niya, may tumatabloy pa yung ipin natin at yung dila natin. Eh samantalang ito, itong mga planeta ito, hindi nagkakabang daan. So, pag ginagin vision, no, ay isang matutuhanan o isang magaganap pagdating ng panahon. Ano ang mangyayari pagdating ng panahon? Sa Bible, pababasa po natin yan sa pahayag 21. Ayun, din na rin, pahayag 21. Ayan, no? So doon, may nakalagay doon sa pahayag 21 na nakita ko. Yan. Sinabing nakita ko, o vision. Kasi may nakita siya. Tama ba? Nakita niya ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Ang ibig kong sabihin doon ay paglabang mo rin ko, hindi nga lamang ganoon. Tapos makikita mo ngayon ang kaharia na bumababang ganon. Ganon ba ibig sabihin? Baka. Literal, di ba? Literal. So, baka naman na yung nakikita niya ay yung pagbaba ng Diyos mula sa langit. No, kasi ang Diyos ay bumababa. Amen ba? Tandaan po natin yan, ang Diyos ay bumababa. No? Ang Diyos ay bumababa noong panahon ni Eva Adan. Kaya siguro, no, para tuloy-tuloy na masagot yung katanungan, tatawagin na natin muna, yung ating speaker para sa umagaw ito. Moderator, ipakilala na po ang ating speaker. Si Sister ano kaya ba? Magpapanayam. Ang ating kapatid na patuloy na binibigyan ni Amang Yahweh ng kalakasan, ng kalalangan. At
ng ating Amang Yahweh, walang dilitiba ang ating universal